Welcome to the world. Welcome to weekend. Ganto lang yung boses natin kasi nasa 5-star hotel but nakaka-intimidate kasi. Pero ayun, medyo malakas na. Baka palabasin tayo lang. Ayun. Hey guys, at tatanong natin ngayon, meron tayong special guest. First time natin. First time natin magkaroon ng guest. So, ito ang ating friend, Traveling Kaliga. Hi! Masa na yung mukha ko. Charot. Ito ba? Special guest tayo. So, nakapangasawa din siya ng Indian. So, may tatanong tayo ng mga Indian Indian questions. Mga curious yung mga Pinoy na mga tinatanong sa mga India. Wala tayong filter. Sige na. Go na. So, yun. Pabibili tayo na natanong at sasagutin namin, syempre. Para sa Indian. So, mga gusto din ay, bakit pala? Yan yung tanong na una. Bakit pinili namin ang Indiano kasi sa mga Pilipino? Or other national? Baka sabihin nyo, hindi tayo ubra sa iba. Marami na dyan nationality. Eto si Jobs, nakaraming proposal to. Oo, nakamarami lang pilay. Maraming pilay yan. So, ayun, bakit Indiano ang napili namin? So, let's go! Dapat yung tape, man. Oo. Okay. From the... Wait, wait. Walang yara. Ayun nga, yung red card. Alam ko ano yun. Yung kaninang red card. Ayun nga yung friend ko. Nakapag-asawa din siya ng Indiano. So, tatanungin natin siya ng mga common questions. Siyempre, kasama ko din. Sasagutin ako sa mga questions na yun. Para sa inyo. Oo, para sa mga curious at mga marites dyan. Mga sir, para replyin nyo na yung Indiano na nagbibigay sa inyo. Baka magdalawa isip na kayo. Gumawa na kayo. Okay, ang unang question ay bakit Indiano ang napili? Marami namang nationality at maraming apam. Na mas mayayaman. At mga Pilipino na nandito naman sa Pinas na. So, first questions! Sagutin mo ba? Ikaw muna. Okay. Sasagutin na ni Jobs. Exclusive interview! Hindi ka parang naiiyak. Nagami ka naman viewers? Wala. Wante lang. 100 something. Sige. Bakit naiiyak ka pag mga 1,000 ha? Hindi naman. Hindi, gagawin ko 1,000. Beba na rin yung tabi. Okay, go! Yung mananood lang sa akin yung tita at tita ng tita. Sige, sige. Okay, go! Ito na siya! Excited na ba kayo? Okay, go! Nakakilala ako si Jobin Shibin. Nakapangasawa din ako ng Indiano. Nakatira din sa Kerala. Pero si Mika at saka kami, 3 hours away kami sa isa't isa. So, bakit Indiano? First question. Actually, hindi mo naman talaga Pinlano. Hindi ko naman siya yung para may choice ako, tapos pinili ko talaga yun. Yung talaga yung destiny ko. Si Pinico yung talaga yung destiny ko eh. Doon talaga ako na uwi eh. Doon sa 5-6 ang destiny mo. Hi guys! So ako na magsasagot kung bakit yung dyan ang napili ko. Copy-paste! Kailangan ba may explanation? Kailangan ba easy? Yeah, kailangan ba naka-ano, essay ito? Okay na lang. Sabi na kasama ko lang. Siyempre, Beng, nag-Indiano tayo. Of course, sabi nga ni Joe, hindi natin yun mapipili kung sino ang ating ano, destiny. Pero... Doon na papasok ang pangalawang question. Mga criteria. Criteria. Hindi natin mapipili kung sino yung mapapangasawa natin. Basta... Ayun nga, wala naman talaga siyang criteria kung saan tumibok yung puso mo. Hindi lang talaga tayo naging open dito sa Pinas. Kasi... Sa mga Indian lang naman hindi open. Pero sa mga ako. Hindi open. Oo. Kaya nga, kahit feeling ko kasi, di ba yung questions nga, bakit hindi mga apam or Pinoy?
Okay, i-elaborate ko na yung mga qualities na nagustuhan ko sa Indian. At syempre, diba, aside from love, kinonsider ko naman ang tan-tan-tan-tan. Ang ano ko? Consider natin ang masyado family-oriented sila. So, inuuna nila yung family na sobrahan nga lang. Pero, family-oriented sila. So, lahat ng family member nila, kapag nakapasawa ka ng Indian, para napakasawa mo na yung buwang kanila. So, di ka mag-iisa, baby. Para di sila ng Indian para sa'yo. Pero, di ko yun alam, ha, bago ko siya pasala. Tapos, masyado silang focus. Family-oriented nga, di ba? Focus sila sa future mo, sa sa health mo, sa future mo, hindi sila yung dito lang, ngayon lang. Tapos, masyado silang caring sa mga girls. Hindi ko alam ha, pero ganun yung asawa ko at ganun yung asawa ko. Masyado silang caring sa mga girls. Parang, iba yung treatment nila sa girls. Kasi diba pag other nationality, diba sa mga Europe, American, equality na kasi doon. Eh ako, pag bebe ako eh. So, caring. So, na-care ako. Ako na ako magbubuntis eh. Alam naman, pare-pareho. Magbubuhat din ako ng mga gamit. Siyempre siya na yun, no? Caring sila sa mga girls. At iniisip na parati ka included sa future nila. Hindi ka mag-iisabi. Tsaka, parang hindi ka takot na baka manloko. Hindi ko alam. Pero sa akin, hindi ako takot na manloko kasi yun nga, family. Andun yung hindi siya ganun kadali sa kanila manloko. Siguro may ibang Indian, hindi naman sila perfect. May mga Indian na manloko talaga. Pero kapag pinakilala ka na sa family nila, kahihiyan na nila yun kapag niloko ka nila. So, ayun. Kaya Indian na tayo. Kahit mga afam na may yaman doon, hindi tayo nasilaw, B. Doon tayo. So, medyo sakto lang. Tsaka kasi, ano ang meron sa asawa mo na wala sa ex mo? Pag-awayin sa natin. Sa asawa? Nakaplay ba? Oo. So, ang second question natin, kung mahirap ba makisama sa mga bilang Indiano? So, let's see what Jug can say. Pasok, Jug. Stick tayo sa question mo na mahirap bang makisama sa mga biyanan? Hindi. Lalo na sa mga biyanan ko. Kasi super open-minded sila. Bago pa ako dumating niya, inorient na talaga ni Shibin na ibang lahi ako, na hindi ako Indiana. Talaga nung dumating ako sa India, nakapag-adjust na sila. No expectations sila sa akin. Tawag din. Sobrang binibi pa nga ako. Para feeling ko, sobrang special ng trato nila sa akin. Hindi pa naman kami ganun katagal mag-asawa ni Shibin, pero alam ko sa mga biyanan ko, wala akong problema. Pero sasi, di ba, mga Indian, kung hindi nyo naitatanong, yung asawa ko doon, 800 yung ang kanila, ganun kalaki yung pamilya ng mga Indiano, at hindi lang yun yung pamilya lang talaga, ha? Maraming mga event na mamimit mo talaga silang lahat, and so far, so good naman ako sa kanila. 2 months pa lang naman kasi ako nag-stay sa Philippines, sa India. Hindi kasi nasabi na super perfect na relationship ko sa mga pamilya ni Shibin. Pero sa ngayon, wala akong problema. So far, so good. Lahat sila mabait. Open-minded na. Ayun. Masagot ko ba? Oo naman. Alam mo, right and wrong answer. Dapat pala. So guys, tinatanong ni Jobs guys. Ay, questions pala natin kung ayos ba pag-isama ng mga Indian na ito. In-laws. Maayos naman sila. Feeling ko, sila yung mga in-laws na gugustuhin mo kapag wala kang proper. Pag? Ikaw yung in-laws na gugustuhin mo na parang kasi nilang binaby. Mukha ba umi? Masyado silang caring. Kapag tinanggap ka na nila sa family nila, buong puso. Parang hindi ka na, isa ka na sa kanila. At lahat ng concern mo, a-attendan talaga nila. So, the best po. The best. Best of luck. Best yung mga Indian in-laws. Masyado silang
concern sa iyo at sa future mo at sa asawa mo. Minalahayaan na yun nga lang, parang sometimes, 'di ba sa Pinas, pag nag-asawa ka na bahala ka na sa buhay mo. Pero doon, hindi parati mo sila kasama. So, 'di ba minsan tayo gusto natin, lahat sila nangingilo sa buhay. Pero may mga ganong times. Pero ang main concern lang talaga nila, yung maging maganda yung future mo at yung future ng anak nila, tapos maging masaya kayo na family at magkasama kayo habang buhay. Just so, and it thumbs up. Masyadong family oriented nga, so feeling extended yung family. So hindi ka mag-iisabi pag sa'yo. Yun lang. Pagbibigyan ka ng chance at bumalik na meron kang options na mamili. Kunyari, merong ibang nationalities na design personality ng taong pinili mo or ng taong si Shibin or yung Chan. Pipili mo pa din ba siya? Just, ano to ha? Almost, like, how many months of marriage? May, June, July, August. Almost 6 months. 6 months of marriage, guys. Okay. Masyado pa fresh pa rin. Okay. Parang nasa honeymoon stage pa rin tayo. Siguro honeymoon mo ako after, ano? After 10 years. Okay na to, kasama na to. So, hindi na lang natin tanong kung ilang years. babalik ako sa time kung pipiliin ko pa rin ba mapangasawa si Shibin. Yes, that's all. Na red. Okay. Ayan. So, yung tanong is kung bibigyan ako ng chance na... Kumbaga, acquaintance mo lang siya, lahat sila acquaintance. Tapos, black lahat. Tapos, mamimili ko sa kanila, di ba? Dami. So, sisipin pa rin ba? Oo, sisipin pa din ang pipiliin ko. Kasi ano, sa tagal ko na kasing kakilala si Shibin, tsaka sa tagal na ng relasyon namin. Nakilala ko na siya ng lubusan, kung ano yung ugali niya talaga, kung paano siya makasama sa tao, kung ano yung mga pinaniniwalaan niya, kung ano yung mga belief niya. Lahat yun, ano, lahat yun na-amaze ako sa kanya. Alam mo ba, may time na sa sobrang bait niya, ako na yung naiinis. Parang pakiramdam ko, nag-asawa ko na Robin Padilla. Yung para bang isusubo na lang niya, ibibigay niya pa sa ibang tao. Siyempre, as ako, bilang asawa, parang nag-aalala ako sa kanya. Pero, yun talaga siya. Yun talaga yung ugali ng asawa ko. Kaya, wala. Wala akong ibang naiisip na ibang makakasama ko kung hindi si Shibin lang talaga. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Charot. Given a chance, chose like shit. Masasarap siya sa baba. Kung bibigyan na siya niya po kaya kaya lasing yan. Wala naman lang yung pisingi ko. Ilabas ko natin yung gate. Yeah. May mga makalimutan mo doon, malayo yun sa'yo. Ikaw na yung malala. If I'm given a chance to choose and to gagano ka pa rin na siya makita. If I'm given a chance to choose. Ay, we-break ko. Na ba? We-break ko na lang siya. Alam ko na may mag-break. Siya ba rin ang pipiliin ko? That's it. Thank you. Copyright, chum. Hindi, kasi nga, may mga personality siya na personality ko din na parang nagtataka ako, ala, ang galing niya gano. Ito ang binigay sa akin. Kasi may time na sobrang like isip bata lang ako. Isip bata. Ganun din siya. So parang yung personality niya nagmamatch siya sa akin. Tapos yung pagiging strong niya. Sometimes. Strong sometimes. Pagiging strong.
niya, yung strength niya, weaknesses ko, tapos yung weaknesses niya, nagmamatch kami din. So, feeling ko, anyhow, wala tayo, may ginawa para sa atin. Kailangan mo lang tuklasin yun, huwag mo papilitan yung sarili mo sa tao hindi ka gusto. Kasi ibig sabihin nun, hindi yung para sa'yo. Di, ano ka lang, mag-go with the flow ka lang, tapos malalaman mo na meron palang para sa'yo. Minsan nga, hindi mo na-expected eh. Andiyan pala, para sa'yo pala talaga siya. So, lahat tayo may binigay. Huwag niyong ipilit, kasi pag kinasagkins, pinilit lang yun. Baka hindi yun para sa'yo. Hindi kayo mag-i-end up. Magsisi lang kayo. So, pag pinilit niyo yung mga bagay na hindi para sa'yo. Walang pilitan din. Huwag mo ipilit yung sarili mo sa taong. Alam mo na sa puso mo na hindi yun para sa'yo at hindi ka binibigyan ng value. Huwag tayo doon. Kahit sabihin pa natin siya, mayaman, pantropi, guwapo. Maraming kayang ibigay, sobrang mahal ka. Pero yung feeling na hindi ka pala, hindi mo feel na at home ka doon. Hindi yun para sa'yo. So, hanapin mo yung taong at home ka, yung feeling mo. Kahit niwiniwindang niya yung buhay mo. Meron kang at home pa rin na ano, calm, na parang match kayo. Na parang mararamdaman mo na, ay, siya pala talaga yung ginawa ni God for me. And ako, okay, our next questions. Ito, galing to sa ating special guest. Worth it ba na mag-asawa ng ibang lahi? Mag-asawa ng ibang lahi at iwan ang pamilya mo dito sa Pilipinas. Is it worth it na tumira ka sa ibang bansa at sundin ang puso mo? Chas! At saka ano ba ang advantage at ang dami naman ito? Advantage ng nag-asawa ng ibang lahi. So, push! Go! Sa 2. Worth it ba na mag-asawa ng ibang lahi? Worth it ba na nag-asawa ng ibang lahi? Para sa akin, worth it na napangasawa ko yung asawa ko si Shirley. Okay. Siguro yung disadvantage lang is ibang lahi siya. So, ako kasi, submissive kasi ako. So, bago kami makakasal, nakasettle na talaga sa isip ko na pupunta ako sa India at doon kami masisettle. Pero kahit naman hindi ibang lahi yung napangasawa ko, ako bilang babae, naniniwala ako sa live and leave, na kapag nag-asawa na kayo, mag-separate talaga kayo sa pamilya nyo, sa magulang nyo. Siyempre, physically lang, pero hindi naman emotionally, diba? At when it comes naman sa bonding yun ng magpamilya, hindi na yun mahirap para sa atin, sa generation natin ngayon. Kasi lagi naman may video call, diba? Yun naman yung mga advantage ng internet. So, ayun. Worth it. Worth it na nag-asawa ako ng ibang lahi. Worth it ba na nakapangasawa ko yung ibang lahi? Siyempre, madating din yung point na dapat ano na lang, Pinoy yung napangasawa ko para dito na lang, diba? Malapit sa family. Siyempre, naisip ko na din yun. Parang yung family ko, they prefer naman talaga na siyempre kalayo din. Parang hindi ako malayo. Kasi nga, di ba? Only girl ka. Only girl daw. Mas gusto nila dito ako, tapos magkakasama kami, ganyan. Kaso, yun nga, ibang lahi nga ng pag-asawa ko. For me, hindi ko siya intention. I'm not sure. Kasi alam mo yung tao, ginagawa yung taong yun, ginagawa din lahat para sa'yo. So, feeling ko, worth it pala. Worth it. Worth it siya para sa tamang tao. Disadvantage, yun nga, malayo ko sa family mo. Siyempre, di ba yung mga gatherings, hindi ka bilis-bilis makapunta, kailangan mo talaga mag-work hard para makauwi ka ng Pinas. Planado. At least, hindi siya ganun halayo ng ibang country. At least, mas mura yung pamasahin mo. Pero, ayun nga, dapat
Tapos dalawang family mo pa talaga, hindi sila pwedeng magsama together kasi nga magkaibang lugar. So, yun yung disadvantage. Hindi kayo, hindi nyo nakikita yung isa't isa na din. Ganun lang kadali. And the advantage naman, na-experience mo yung iba-ibang culture, parang hindi ka lang sa Pinas, parang nagpunta ka din sa ibang mundo. Ang feeling ko kasi sa India, para siyang nakaraan ng Pilipinas. Para ako nagtatry and travel. Kasi yung India kasi, more conservative siya. Naalala ko yung tayo dati dito sa Pinas. Na napaka, ano tayo, nasa nakaraan. So, yun yung maganda. Yung iba yung culture, iba yung language, iba yung food. Para nakikita mo kung gano'ng kalawak yung mundo. So, feeling ko, yun yung magandang advantage. Tsaka na malawak yung mundo mo at may namimit kang iba-ibang tao. So, lumalaki yung mundo mo, dumadami yung experience mo, and at the same time, mas dumami yung pamilya mo sa iba-ibang bansa, di ba? Pwede kang gumalakay sa ayun lang, yun yung advantage. And worth it naman siya, basta tamang tao lang. Ang piliin nyo, mga Inday, huwag kayong basta-basta dyan. Ayun lang. So, sana na-enjoy yung vlog na to at sana panoorin nyo ulit kami. JS Family Vlog. Ayoko nga pala. Nag-vlog din ako, JS Family Vlog. Kaso lang kasi yung content ng vlog ko dati is life in India. Since umuwi ako dito sa Pilipinas, hindi ko pa alam kung ano yung nagsaiko content ko. So, baka gusto nyo i-like and follow pa din ng JS Family Vlog. Pag nag pag nakaisip na ako ng bagong content, syempre, itutuloy ko pa din yun. Thank you for watching. Please like and subscribe. Alam ko yun. Wala na kasi sunset. Next time. Next time. Titignan natin yan. Okay? Sige, bye-bye. See you again.